Ayun na nga, nandito na tayo sa Ayala Malls, Manila Bay. Ayan, dala natin si Ria. Kami pala ni Boss Carl dito, ayun o. Ayan. Honda pa din yan. Honda pa din. Kahapon lang to. Kakuha lang. Akala ko late na tayo. Walang Joe yung makakausap ko. Ako pala yung nandito. Alas 7 pa lang naman o alas 8. Pero baka mga 9 sila dumating. First time ko lang ano, makapunta dito na tawag dito, solo lang, no? Walang kasama. Sarap din, gandang view. Pero mas pagkakalam ko dito sa Ayala Malls, bawal to sa regular day. Parang sarado ata itong taas na to. So kapag may mga events, katulad nga na ito, yung kay Jalen Green, diba, dito ginanap, dito na unveil si Kevin Carlos of SPMF do sa S15 niya. May mga parating tayong to pa, sina Simon Arega, and sina Orbit Diwa, sina Boss Mike Rivera, at madami pa. Ang dami ng lineup namin. Bahala ko dun pumunta. Doon kami pepesto. So kasi kami dati. So yun, bahala na lang kung paano namin gagawin yung anong to. So far, ayos naman. Happy naman ako and excited ako to meet you all guys. Bukas kasi solid yung event na to and ang daming Honda na naman dito. Punong-puno na. So yun, si Ria, di ko alam kung iyakit ko siya bukas. Yun nga, hindi pa siya tapos. And nahihiya pa ako. Kasi talaga inunti-unti ko siya, ayaw kong biglain. Siyempre, liabilities yan. Assets muna tayo, business muna. Kasi, tara, mahal yung ano natin eh. Mahal yung libangan natin eh. Kaya, kailangan magsipag tayo. Mayabang tayo, kailangan masipag tayo, di ba? And so parang may pampiyesa tayo dyan kasi madami yung plano dyan. So yun nga guys, unti-unti nyo lang, huwag yung biglain. May mga ano, belo lang kayo. No, I believe siya nasa iyo. Yan. Ay. Oh. Huli. Guys, oh, huli ka. Huli ka, tol. Oh. Mimiss ko din kasi maglaro talaga. Dito nito kasi nga, nabisi ako sa pagka-vlog, sa OG. Wala yung pag-aamol ko dito sa unang kong passion, mag-iski. Okay, guys, oh. Yan na si Kaskas, si Natasho, andito na. Dumadami-dami na din kami. Beat Auto Media, nagsushoot na agad. Ayan na yung mga na-lineup natin. Ang tagal eh. Ang didiin. Oo, mamaya ka na. Dito muna ako, kapitin ko siya. Tapos ito, si Kaskas, hindi ko naman mukhaan masyado kasi inaayos nila ito eh. Alas bago-bago yung mga nilagay dito, yung chin niya, bago na yung chin. Grabe naman, sobrang pogi. Mugen. Mugen din na DC5, napaka-pogi. Grabe. Si Dragero, hindi daw nag-i-start eh, nagka-problema. Pero itong ano to, itong Mugen na to, na EKN yung DC5. Actually, yung EK na to daw, race car siya ng Mugen. So, basta ginamit siya ng Mugen sa Japan, pinadala dito, and yan, okay na okay siya. Boss Mickey, yan, siya may-ari. Naka B18C, no? B18C, itong EK na to, all out. Ayan, dinitail to ni Kuya Simon. Itong DC5, yan daw yung first car ni Boss Mickey. Actually, siya yung may-ari ng Shell Mahogany. Diyos sa may Tagaytay, yung tinatambayan natin. And ito yung DC5 na nakapark lagi doon. Curious ako dati, hindi ko pa siya kakilala. And coincidence pare, alam mo kung ano? Ano? Tanda mo yung binisita natin na mga abandoned race car? Sa Cavite? Kapatid niya yun. Race car nila yun. Grabe! Yung EG na Frankenstein. Oo, pare. Kaya sobrang solid talaga. Ayan, nililipat. Mag-arrange lang kami. Prep para bukas. Hindi ko na din alam kung anong saan mapupunta itong vlog na to. Pero na-enjoy ko lang kasi napaka-solid talaga ng mga ganap and yung mga auto na punta dito. Katulad nyan. Di araw-araw guys. DC5, Mugen. Diba? Napaka-pogi. Ayan o. May dumating! Papalapit! Tamang nood lang muna kami dito. Ayan, nood muna. I-start na ito yung Jaws. Kung daw nagkakamali ito yung 11 second na Jaws eh.
key swapped kita Sambo. Tapos yung ano yung minete swap. Grabe. Yung ano. Grabe. Oh, tama tama. Pag nasa kaliwa yung ramer or nasa gitna, pero pag B series, o kaya sok sa kanan. Tama 'yon, tama 'yon. Ang galing oh. Mamaw pare. Sa restock mo lang ito makikita, kaya bihira lang makita mo sa ganito, sa daan. So yun, ginagawa si Dragero. Buti na lang si Riyad na natin. Oh, kaya naman, dumi-dumi na ito. Daily na daily kasi bro. Lipin lang natin itong jazz na to kasi hindi biro ito. All out, Lexan. Carbon. Tapos na ba yung kahan ito? Yan, tapos na din yung, ano, yung kahan niya. Talagang pang pro. Carbon yung trunk. Marami, naka-stick tires pa. Ano, may oras pa, 11:07, bakat pa. And yun nga, nalilito ako kanina kasi ang alam kong 11 second na jazz is silver. Yung pala, sabi ni boss, kakapintura lang ng puti. Yan, big shoutout kay boss Marvin. Ano to, K24? Ano yung quick ano lang? Yung quick spec niya lang? Ano yung ano? 90? Bore siya ng 90, tapos tax stroke pa rin, 99. Wow, grabe. Sa US, yun yung tinatawag nila na yung Super 99. Super 99. Di ko alam kung paano yun na napaabot ng 11 seconds talaga, pero hindi biro, no? Hindi. Hindi biro. Medyo process talaga. Trial and error talaga. Hindi pagkasalpa, onsi agad. Hindi, hindi. Talagang proseso. Ang galing, ang galing. Pati syempre sa hinete na din kay Shota. Sobrang solid. Insert ko dito yung video niya ng Habit Auto. Ngayon ko lang nakita sa personal kaya parang nai-starstruck ako kasi lagi ko nakikita ito sa Facebook eh. Galing. Shoutout din kay Boss Ernie. Idol yan, ang dami kong naririnig about sa kanya lalo na pag nag-uusap kami ni Zeb. Oh. Yung kinikanta niya sa akin kung paano mag-book. Alam mo yung gano'ng ka-OG talaga dito sa community, sa racing lalo na, no? Sambo, diba? Solid talaga. Galing, galing. Talagang ano eh, yung gantong build, kailangan na ito, seryoso ka talaga. Wala nang balikan. Lalo na kita ko tabas na yung, di ba? Wala na. Parang yung kahanan yan talaga pang ano na, pang race car talaga. Ang galing kasi usually sa Thailand daw nakita ng ganun eh, yung mga race car nila, di ba? Thailand. Sa US ba? May ganito pa sa US? Parang wala. Wala, di ba? Oo. Sa Thailand, doon lang nakita ng mga kine-K-swap. Actually, hindi lang naman ito yung K-swap nila na jazz. Madami yan. At kung di ako nagkakamali, ilan ba yung K-swap na jazz na nagawa nyo na? Tatlo ba? O? Tatlo, pero yung isa, yung dilaw, hindi na kami yun yung nag-ending swap eh. Ah, okay. Na-bid na lang namin. Ting galiko. Si Vince. Ah, si Vince. Okay, yan. Kinala ko. Shoutout kay Black Vince. Dragwing. Wait lang, kumustahin natin si Ria, bro. Wait lang. Naano eh, ayaw mag-start ni Dragero eh. Kuryente ata. Tingnan natin. Binabaklas na. Yan yung sayo. Okay, tingnan natin. Hindi nasakto. Kasi ito, yan, distributor niya yung itaresting kay Ria. So once na nag-start to, ibig sabihin, walang problema yung distributor. Problema, yung may-ari na ngayon. Wala eh. Pero yun, sana lang mapastart natin. Distributor. Yes. The Rumble King is back. Rumble King. Ay, no. High tension wire and distributor ni Rian yan. Tapos testing naman natin ngayon. Buti na lang si Rian dala namin kasi kung hindi, di ba? Dapat Camry. Dapat Camry. Guys. Nandiyan ang pag-asa. Kasi yung content pa nga ito eh, di ba? Biglaan. Saya, no? Yung adventure. At least alam na namin ngayon kasi dapat one click lang yung si Rian kanina kung nakita niyo this video. Restart na yun. Pag nagkakaroon ng gantong problema, huwag kayong mahinahan na loob. Amen. Talaga. Kasi kapag tumigil ka, hindi, walang mangyayari. Si
sige na lang adventure to. Yun. Enjoyin mo na lang yung ano, yung problema. Oo, oh, di ba? At least diagnose lang yun. Kasi sa simple diagnosis, troubleshooting ng auto, yun, air, gas, and spark dapat. So, walang spark, may gas kami, may hangin, kasi NA naman yan. Di ba, alin na lang kung turbo, importante yung hangin. Isang karangalan, malalagay yung distributor ko kay Dragero. Baka mamaya pagdating yan, pagsalpa ko sa akin. Paano tunog niya nun? Hindi, tol, GTR yan, tol. Kakapalit ko nga lang din yan eh, kasi nasira yung dati ko. Paingayan na naman tayo dito. Oh, isa lang yung sa akin. Okay. Logic na lang tayo kung ano yung pinakamalapit. Ngayon, dun. Ngayon kapag hindi umi-start, patay. Iba-iba na. Pero manalig ka. Kailangan ng ano. Start kasi kung tinesting yung distributor niya sa'yo, hindi umi-start. Hindi umi-start. Kasi one click dapat yun eh. Patay. Teka. Ay, teka. Yung sakit. Yung sakit. Ayun, oo, oh, tama, ito. Ay, nako. Galing. Lutang nga talaga. Naisip ko din eh. Ikaw nga, tol. Ayun, oh, iyan mo. Isip ko po, June. Ipasok mo kayo, Jeebs. Yeah. Sagad. Yan, okay na. Okay. Part 2. Sana. Let's go! Deja vu, parang ganito din yung nangyari. Bakit kami nun eh, no? Ayan, at least. Okay na. Grabe, skandaloso talaga. O, diba? Okay na, guys. Yan ang gusto ko lang ma-apply nyo sana kapag may mga problema. Ito naman, nag-start na. Pag may problema yung mga auto nyo, kung pasok na kayo, engine nyo lang yung journey, engine nyo lang yung paano yung nililitas yung problema. Kasi kung walang solusyon, hindi na problema. Tama? Tama! Power! Uy, please. Yan. Ay, gago, nawala. Ayan. Okay! Abangan natin. Yan, naririnig ko na. Sabay lang yan. Sabay. Oh, sige. Abangan natin sa 7th floor kasi. Siya makita pero naririnig ko siya. Malapit, no? Papalapit. Yan, dito na yan. Parang rotary, di ba? Yan, ganun mag-idle yan eh. Yeah, pagod. May mga adjust dito, pogi. Manila, let's go! Shoutout! Yes sir! South scene! Parang hindi ko namamukhang si Kaskas. Oo nga eh. Akala ko nga bumili si Kay Noe ng isa pang EG eh. Sobrang kinis no? Pare! Hindi, unang tinignan ko, yung chin. Oh, bago! Yun na nga eh! Yung side exit pati wala na rin. Wala na, nag-una na siya, nag-good na. Pinabol bro! Grabe! Akala ko nung una bumili ka ng bagong EG. Ha? Bumili ako ng nung narinig ko lang yung twin plate, sabi ko si Kaskas to. Susulitin ko lang kasi bukas hindi ko na masyado mabavlog yung mga ganitong auto. In-stroke na namin. Anong pro? Stroker na ano, bali parang ano siya, 2.2 liter. 2.2 na. Oh. Ano yung bore and ano niya, stroke niya? Tandaan niyo pa ba? Oo. Mabisado eh. Oo. Basta yung stroker kit, nabili yan kay Golden Eagle eh. Pero ano pa yun eh, mga 2018, 2017. Tapos hindi nagamit, binenta sa akin. Parang ano nga eh, medyo may pagka-US build yung ginawa nyo.
Pero dati ano to, spoon all the way yan. Spoon all the way. Ultimo lahat, exhaust, lahat, basta lahat, talaga lahat spoon. Kaya lang parang, naisip ko kasi, kunyari, puna tayo dito sa tambayan. Most of the cars na nandito, iisa lang ang itsura ng setup, di ba? Isang kulay. Ultimo, pag sinabi natin spoon, ultimo yung sticker, pare-parehas kayo ng sticker, kung siya nakatingin yung sticker, pare-parehas. Kaya sabi ko parang, siguro parang mas unique kung ibahin mo yung... Susundin mo naman yung taste mo, hindi yung catalog build ng spoon-spoon, di ba? Kaya ganun naman eh. Opo. Yun po yung nakita ko dito, kaya parang na-amaze ako sa build na to kasi nagre-reflect siya sa personality nyo. Pati yung style mo, kumbaga, dito mo binuhos eh. Kumbaga, kung ano tong otong to, ganun din ako. Ang ganda lang yung pagka-wiretack niya, kung paano tinago yung battery, yung fuse box. Hindi ko na alam kung paano nila ginawa yan. Ano nga to, pare? Bubunutin pa namin ulit. Kaya lang, wala lang space dun sa shop ngayon. Kasi may mga konti pa kami kakabit. Bumili kasi ako ng digital gauge na AEM. Hindi pa may kabit kasi dami pang ginagawa. Loaded pa. Doon, bago namin kabit, ayusin ulit namin yung wiring, tapos hilambusan ulit yung engine bay. Anong year model po niya? 99. Tapos white na din po talaga siya, or? Ano siya? Dati siyang black. Ah, Night Hawk black. Oo, parang ganun. Night Hawk black, itim. Ang dami niyang pinagdaanan. Yeah. Saan pong shop to? Automobile shop. Oh, sa Bulacan, kay Boss TJ. Sa Malangas. Solid po doon, solid po doon. Kaya pala. Grabe. Bakasyon siya ng matagal doon. Ayan. Matagal-tagal, isang taon po ba? Oo, oh, halos isang taon. Tapos nung nilabas ko siya, syempre habang ginagamit natin, ang dami pa rin natin gustong bilhin. Nadadagdagan na nadadagdagan. Matapos-tapos. May plano pa po ba ang palitan sa makina o? Plano ko mag-chain next year. Ah, K-swap na. So paano po ito? Hindi ko alam eh. Grabe, K-swap. Di ba, doon nga, case daw eh. Doon sabi nga nila. Parang makiuso tayo. May iba naman, no? Mag-iipon muna ng pambili. Yun nga po, kasi medyo mura ang K-series, pero yung conversion niya, yun ang, ano, ang mahal. Yung tranny, yung intake manifold bago mo mapalakas. Malakas naman ang K-series stock, pero kumbaga may potential pa siya. Siyempre, kung nandyan na yung K-series, di mo papalakasin. Di ba, bakit naman hindi? Diba, yun. Kaya ang galing lang. Kasi kita ko din, zinc-coated yung lahat ng mga tornilyo. Palitumihan na nga, nagagasgasan na sa kakapunas. Oo, oh, sa kakapunas na nagagasgasan na, boss. Ano pong tranny itong ginamit niya dito? Ano, pare? Yung Type R tranny. 4-4. 16B, 4-4. Oh, yun. Nice. Medyo mahal na din ngayon. Oo. Oh. Dati parang, ngayon ang pagkakalam ko po, nasa 100 plus na ngayon eh. Sobrang mahal, pare. Pati yung... wala ka na mahanap. Yun po yung problema. Kung may mahanap ka man, yun lang. Kung may budget. Minsan may mahanap ka man, hindi pa maganda yung quality. Condition pala. Kaya, yan, katulad ito mga Group M. Ito po, curious ako kung okay lang po. Ito lang tatanungin ko. Magkano po yung Group M na? 38K. Para sa intake, di ba? Ano tol? Ito po, last na yung blocks. Magkano po yung ganyan? Bili ko dyan, 150K. Oh. Ayoko na, hindi ko na... Ay na, grabe! Grabe! Kaya bro, hindi talaga ako nag-tip. Kaya parang... Oo, kita ko naman po. Mahal, okay lang. Pinipigat ko na yung mata ko. Baga, yun nga sinasabi ko sa kanila kanina, sipagan nyo na lang kung gusto nyo mayabang tayo eh. Kailangan natin masipag, hindi pwedeng... Yung mga mayayabang, bawal pa marin. Bawal tama rin po yan. Oh, kasi wala tayong mapagyayabang, di ba? Maubos na yaman, wag la yabang. Yun na nga. Di ba? Grabe talaga. Pero nakakatuwa po and napaka-bait niya po. Kasi niya talaga ako i-approach kayo nung una. Kasi alam niyo noon, gantong build na medyo nakakaano. Kasi ito po, Type R to. Oo po. Type R. Type R. Tapos naka-Rega. Rega Masters. Ano po ito, 16s? 16s, endless the brakes. Ito ipapakita ko sa inyo. Ito yung dapat ma-appreciate niyo. Kasi sa akin, yung mga maliliit na bagay, yun yung pinamahalaga. Ito yung linis na yan. Ayan o. Hanggang yung camber kit niya. Ewan ko nakikita niyo ha. Oo, nakikita niya dyan. And basta sobrang linis niyan. APR na side mirrors. Spoon. Yung gauge niya na Defi, magkano na din po yan. Medyo mahal na din. Naka-Type R gauge. NSX po ba yun? Horn button? Yes. Grabe. Grabe. Tapos iniba niyo po yung ano, no? Yung sidings niyo. Oo, kasi yung dating nakakabit, bugbog na. Oo. Yes, sabi ko, total iba naman yung setup ng kotse. Hindi naman yung nahabol na OEM. Oo, hindi na. Oo, pina-upholster. Parang bumili na lang ako neto sa tropa, tapos pinakabit ko lang kay TJ. Okay naman. Actually, bumagi, parang low-key lang eh. Parang medyo may pagka-racing setup siya, no? Oo, bro, kasi wala talaga, ako lang talaga gumagamit dito. Wala din nakapag-dive niyo po na iba? Wala din. Bawal. Oo, wala.
Grabe. Yeah. Pero, boss, salamat po. Na-appreciate ka na sa blame build nyo. Talagang hindi biro. Nakakatuwa lang na nakakita tayo ng mga ganitong build kasi hindi araw-araw. Ganyan. Kasi depende sa tao eh. Depende sa tao may kilala mo. Kaya buti na lang swerte tayo na na-meet natin si boss. Ngayon lang po tayo nag-usap, di ba? Okay, okay. Lagi solid. Nakikita eh. And lagi ko din po nakikita yung auto niya sa Facebook, sa social media lang. Pero hindi ko siya nasisilip. Wala akong magawa. Puro kotse na lang pinipin sa Facebook. At least kaysa ibang bagay pa, boss, di ba? Nagkatabi yung dalawang idol. Pinatay mo. Grabe. Oy, nga pala ako. Hey. Ito, meron tayo dito sa banner. Ayan. Dito niya nilagay. Ito yung pamimigay bukas, pare. Grabe, ang astig. Yan, kayo kasi. Nadaan na ko yung bakas yun. Ang liksi niya din. Wow. Clear taillights. Naka Tomcat. Boss. Grabe. Ganyang fitment ng Jace Racing yung gusto kong makapulo. Ganyan. Boss Renz. Idol. Nakita ko din to. Grabe. Mister pala to. Sinasabi ko. Ano, di ba? Grabe. Toda. Blocks. Anong ITVs po itong ginamit? I'm not sure, pero alam ko Toda to eh. Toda. Sabi ni Ron. Oh, di ba may DC5 po kayo dati? Wala na yun. Wala. Nag-pandemic na ano eh. Sumama sa pandemic eh. Okay naman, naging GTR naman. Kawais lang, yung item. Kung magkaka-auto ko talaga, ganitong build pero ubus. Ubus kong ubus. Ubus kong ubus. Talagang... Naka-coil and plugs. Diba? Grabe. Parang ang K-series eh, kasi pero B-series to pare. Oo. Ano ba to? B18C pa! Ano masabi mo, Boss Melvin?
Wala, puto, hindi ko maintindihan, bro. In-game na siya. Ang tagal nito nakatago, pre. Ang tagal nito nakatago. Ngayon nga lang doon natin. Oh, pre, hindi talaga nilalabas yan. Nung huling labas yan, motul pa. Na B2B. Tang ina, naubos ang pasensya ko, ako'y napagod na. Sinabi sa sarili, mahalin, saan ka masaya, yun ang dapat magawin. Ayos lang naman daba, basta tatayo pati, walang pakisa bunga, bubunga ang tinanin. What the fuck is the dream, you're the captain of the team. Di mo dapat pansinin ang tumira. Guys, dito ko ningin. Bukas na lang, abangan nyo yung vlog natin sa Honda Day. Susunod sana yung mga hindi makakapunta, punta kayo kasi mag-enjoy kayo dito. Yeah, out to kasama si Boss. Yeah, so dito ni N. Call this out. Peace.